Fisherman kayo? Yes, sir. Anong naging problema? Kulang ang mga sahod namin, sir, saka ayaw po kami asikasuhin. This is really pananamantala. 8 months, hindi naghuhulog yung p***ing agency. 8 months. At the son of a b***ing employment niya na yung GL is not doing anything. Mula pa lang sa umpisa nung nag-aaral ako, pinapangarap ko sa pagkatapos ko ay magiging seaman. Nangarap ako maging seaman para po makatulong sa magulang ko para kahit papano po maangat-angat naman ang buhay sa kahirapan. Hello! Hey! Okay! Tanayin mo! Kulit! Magkita ka? Kaya bumaba ako sa Maynila na nag-apply ng fisherman. Nung nalaman ko na paalis na ako, sobrang excited ko po. First time na makasampat tapos makapagtrabaho na at makapag-ipon ng pira para sa future ko, tapos matulungan yung mga pamilya ko. Sinasabi ko sarili ko, salamat Lord, pinagbigyan mo po yung pangarap ko na makasampa po sa barko. Naisip ko na po, ito na sigurong pagkakataon ko na makatulong sa pamilya ko para man lang kahit papano, angat-angat kunti yung buhay namin. Mahirap ang trabaho ng isang fisherman. Bali, abot kami ng 20 oras. Tulog, trabaho yung ginagawa mo lang doon. Kahit mainit, trabaho na trabaho, hanggat hindi natatapos ang trabaho, walang pahinga. Kahit antok, tuloy pa rin po. Kahit maklakas yung mga alon. Mga ulan, trabaho ko din. Nung time na magre-report na po ako sa agency ko, sa GNL Ship Management, nalaman ko na lang na ayaw na nila kami asikasuhin. Hindi mo alam kung magagalit ka. Parang naghinayang ka, na-disappoint ka. Nasayang ng mga panghihirap ko. Grabe ang hirap ko dito. Tapos ito kung nangyari, bigla lang nawala yung sahod. Pagbalik ako dito, ganito. Wala daw yung pira namin. Nalubog ako sa utang sa linding ko. Kasi po, hindi po nabayaran 14 months ko. Natupad niya po yung pangarap ko kahit papano. Pero lalo pong lumaki pala po yung problema ko nung pag-uwi ko. Kung nakikinig naman man po sana kayo. Ang gusto ko lang naman mabayaran yung mga buwan ko na hindi nabayaran tapos mahulugan yung mga benefits ko. Fisherman kayo? Yes, sir. Sardinas ba to? Ano? Mga pating po, sir. Pating, tapos mga tuna, marlin. Iba-iba pong isda, kahit ano lang. Pati pating, pinapatulan ninyo. Anong naging problema? Kulang ang mga sahod namin, sir. Saka ayaw po kami asikasuhin. Itong agency ninyo, GL Shipping, ilang buwan hindi nakakapaghulog yung GL? Walo. Sa akin po, sir, walo. Walo. Sa iyo, ilang buwan? Yung pang-umpisa na pagpunta ko dun, wala, sir. This is really pananamantala ng agency. What really worries me is that 8 months, hindi naghuhulog yung p***ing agency. 8 months. That the son of a b***ing employment na yung GL is not doing anything. I want you to go sa company. I want you to bring in cops. Kami, bitag kami. Nandito kami, pinadala kami ni Mr. Ben Tulfo para dito sa kaso nila. Anong sagot nyo tukol dun sa pinagre-report nila? Pinagre-report po namin sila para mag- pinagre-report nyo. Para saan, bakit nyo pinagre-report? For settlement dito. For settlement dito. So, masisettle to? Opo. Kung sinasabi nyo may settlement na to, so pwede ba nating maano ngayon na may settlement na talaga kayo? Pwede nating isettle to ngayon?
wala namang problema po sa settlement. Kaya lang, syempre, kagaya ngayon, ang dami talaga namin naging problema dahil sa mga principal na kagaya nila. Itong Toyo Ocean Enterprise kasi fishing vessels ang mga hawak nila. Kaya lang bigla silang nawala, niloko nila yung mga crew. Every time na may uuwing crew, papupuntahin dun sa kanila, pinapasa sa amin. Mm-hmm. So pwede naman namin silang isend ng dahan-dahan. Mm-hmm. Magkakaroon na lang tayo ng compromise agreement kagaya ng ginawa namin sa iba. Gusto talaga namin na matulungan din yung crew since even though hindi namin sila kilala, but under our company, under our agency, agency namin na nag-process, ayaw namin masira. Ang daming perwisyong dala. Kuryente, wala kaming kuryente dahil nga naubusan na rin kami ng funds. Dahil may mga obligation din sila na dapat bayaran sa amin, pero hindi nila ginawa. Ito na yung ginawa niyo sa amin. Mm-hmm. So, kami ngayon na nape-permisyo, kami ngayon na nabibitag, which is in fact dapat kayo. But then, expect niyo din na darating ang araw, kayo din na mabibitag. Lahat ng mga naging biktima ng Toyo Enterprise ni Mr. Steve Su, pumunta po kayo sa office namin para mapag-usapan at magpatulong din po kayo dito sa Bitag kung yun ang mas madaling paraan para maayos ang problema. Hindi po kami nagtatago, hindi kami naloloko at hindi namin kayo tinatalikuran kasi kung gagawin namin yun, matagal na sana kami nagsara. Open po kami kung sino man ang gustong pumunta dito. Principal namin na Toyo Ocean Enterprise, kami po mga biktima ninyo. Maawa naman po kayo sa amin. Magpakita kayo at makipag-cooperate kasi nahihirapan din po kami. Hindi naman namin responsibilidad actually ang mga fisherman na ito kasi kayo ang may hawak ng pera nila, kayo ang may hawak ng mga record nila. Ayusin to sa tamang paraan. Dahil kung hindi, gagawa na rin kami ng paraan para ipabitag din kayo. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to Bitag Official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch Bitag videos. Subscribe now. See ya!